Isa ba kayo sa mga nagtataka? Despite na sangkatutak na sakit ang dumapo dito sa ating bansa, lumiit na nga yung kinita mo. From 100 million, naging 10 million na lang yung kinita mo. Eh, ang tax, eh, mas malaki pa doon sa binayaran mo sa 100 million. Yan ho yung pagdurusa na natitikman ng ating mga local taxpayers. Ito po ay palasak. Ayon ho sa ating natanggap na mga balita, palasak ho ito sa lahat ho ng munisipyo at mga bayan sa ating bansa, lalong-lalo na rito sa Metro Manila. Hoy, ikaw na lawyer na sinasabi mo na isa kang lawyer, di ba dapat ipatutupad mo na tama yung batas? Bakit 7% ng gross sales ang kinolekta mong buwis? Ayaw mong pumayag na ibaba. Samantalang bumaba yung sales. So, mas malaki pa yung binayarang business tax. Kulang-kulang 1 million, okay, na dapat ay 200,000 lang. So ngayon, mga ka-taxpayer kong mahal, ano yung pwede ninyong gawin kung ganito po yung nangyari sa inyo? Ano yung pwede ninyong gawin nga? Kasi nga, bago, may mga lawyers po tayo. Andiyan dyan si Attorney Linus, si Attorney June. Once na nagbigay sa akin ng picture si Attorney Terrence, Attorney Sarah, at Attorney Gemma, makikita nyo yung mga pictures nila, ipa-flash ko. So ngayon, nandito si Attorney Linus at Attorney June. Ready ho silang dalawa na ipagtanggol kayo sa lahat ng klase ng korte para lang mabawi yung inyong sobrang binayad na local tax dyan sa City Hall. Ayan. So bago natin mabigay yung kaso ninyo kay Attorney Linus at Attorney June, eh kailangan ho natin niyang reviewin. Ayan. Number one. Number two, i-recompute. At number three, i-reclaim. Pag sinabing i-reclaim, hindi ko kasi nagbibigay ng refund ang mga local government units. Nagbibigay ho yan ng tax credit. At maraming beses ko na itong ginawa sa buhay ko for the past 35 years. So, itong sakit ng mga local government officials, hindi ho ito sakit ng local government unit. Sakit ito ng mga local government official para mangurap, para mag-bribe kayo sa kanila, hindi nila ipaiintindi sa inyo yung tamang computation o tamang klasifikasyon ng inyong bayaring buwis, lalo na yung business tax o city tax na tinatawag nila. So kung kailangan nyo ng tulong tungkol dyan, pwede nyo hong kontakin itong si Joyce. Ayan. Ayan. Siya ho yung pinaglilid ko rito. And then, gumawa kayo ng Google file o Google folder pala. Sa G Drive, Google Drive, gumawa kayo ng Google folder. Ilagay nyo ho yung mga pinagbababayaran yung buwis ng 2021 at 2022. Isama nyo na rin ho yung ITR ninyo, income tax return, at saka sa 2021, at saka audited financial statement and value-added tax return sa 4 quarters. Yan ho yung pagbabasihin natin para i-review, i-recompute, at i-reclaim yung overpaid ninyong taxes. So para ho sa karagdagang impormasyon, i-text nyo lang po at tawagan si Miss Joyce. For that, mga ka-taxpayer kong mahal, panoorin nyo susunod kong video. Peace and happiness be with you for life. See you later.